Yanix o Pau Palermo? Since US citizen ka na, Sir Vince, pwede ka na makavote dyan. Sino president mo sa darating na eleksyon? Ang iboboto ko ay si... Hey guys, ayan, today nagsusupercharge tayo ng Tesla. Tadang! Ayan, sinucharge natin. Sabi, 45 minutes pa bago ma-full charge. Kaya, pupunta muna tayo sa ano, dito sa Target, Old Navy, Five Below, para mag-ubos ng oras. So, yun lang yung downside niya, guys. Pero medyo sinagad ko eh, parang 20% na lang siya. So, usually, pag 30%, kina-charge ko na. Pero ngayon 20%, we have 45 minutes left. Mag-ubos ng oras para mag-full charge. So, yun. Okay, gala muna tayo dito. Pero at least, yung ano na yan, matagal. Hindi gaya ng pag nag-gas ka, lalo ko pag palagi mo ginagamit yung kotse mo. Madalas ka mag-gas dito sa electric. Bihira lang. I don't know. Depende sa usage mo, siyempre. Dito tayo sa Target. Let's go! Andito tayo ngayon sa loob ng 5 below, guys. Lahat $5 and below. Pero actually, hindi siya totoo kasi meron mga $10 dito. Okay. Pero baka ma-copyright tayo. One eternity later. Ayan. Actually, 5 minutes pa. Pero antay na nga lang natin. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Pero kung bago ka lang dito, hello po sa inyong lahat. Ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell. Pero pala tatawa, parang ang bilis ko magsalita, tapos parang hindi ko sure sasabihin ko. Anyway, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng vlog. Hihingal ako guys, kasi ang dami kong deadline today, okay? So, para sa mga palagi nanonood dito, alam nyo, gumagawa rin ako ng mga videos, ng mga digital ads. Digital ads? Yung mga ads nga para sa, yung mga brand, ano, deals, ayan. So, puro damit at ano yan, damit, shorts. Anyway, sobrang kalat. Pagpasensya nyo, guys, promise. Sa mga content creator dito, maintindihan nyo yan para sa mga nagpa-product review din. Halos lahat yan sa TikTok yan. Meron bang TikTok shop sa Pilipinas? So, dito kasi, hindi ko sure, let me know nga guys, para sa mga nasa Pilipinas, meron bang TikTok shop sa Pinas? Kasi dito, yun nga, di ba, sa TikTok shop, doon ko makakabili ng mga kung ano, ng product, ganyan. So, TikTok content, TikTok shop creator din ako. So, pinapadala sa akin ng mga TikTok seller yung mga items, and then i-unbox ko, product review, and then I'm uploading it sa TikTok content sa gallery ko. Ba't ako hinihingal? Kasi nga nag-aano ko, ang dami kong ginagawa guys, ang dami pa. Ito pa nga, oh. Asa na? So meron pang, ano ba to? Hindi ko alam ba, ang dami pang kailangan i-unbox, tapos i-review. Ang kalat kasi, ano na, may lakad ako tomorrow. Today is Friday, so mapapanood nyo to itong weekend. Kung tapos nung, gusto nyo yung same day edit. Pagtapos ko na itong vlog na to, isi-send ko na siya sa editor ko. Tapos, i-edit niya. Matapos niya agad. Good, kung hindi okay lang kasi short notice lang din to. As in, same day edit, kasal yan. Anyway, kaya parang medyo, hindi magpapanik. Parang medyo, I'm freaking out bro. Kasi ang dami ko pang kailangan i-submit. Then may lakad ako bukas. Tapos dun kasi, yung the way it works sa TikTok kasi, kapag pinadala na nila yung item, medyo lenient nga sila kasi, I think I have, tama ba, 12 days? I think I have, nakasulat naman sa, ano eh, sa brief yung tawag dun, or sa task sa TikTok, I have 12 days to create the content and upload it, hinihingal. It's not a good sign.
So yun na nga guys, going back, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng vlogs. So I upload my vlogs every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time, minsan Sunday, minsan Monday, pag nalilate ako. So sorry na, busy-busy yan tayo lately. Kung nakapollow ka sa akin sa Instagram, malalaman mo kung bakit ako busy lately guys. Wow. And salamat sa mga bumate. Wow, alam niyo na kung bakit. Ayan. So sagutin na natin yung mga comments nyo sa previous video kasi ang dami ko pang tatapusin na content. Bigla ko lang naisip, feeling ko pag nag-garage sale ako dito guys, yung isang buong garage sale parang puro sa akin lang. As in, kaya kong pumuno ng isang garage sale. Parang, hindi naman every year, pero parang every other year yata kami nagpapadala ng balik buy and back sa Pilipinas. Ang dami ko rin pinadala na halos lahat doon galing sa brand deals. baka marinig ng mga brands, pinapadala ko. O hindi, siyempre pag after ko siyang i-unbox, tapos ipapamigay natin sa mga karapat dapat. Wow! Ang dami ko napadala ng mga ganyan. Don't get me wrong guys ha. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko, kaya ako nga itong ginagawa eh. Ang pinakamaganda pa doon kasi, di ba nakukuha ko yung mga products. Hoarder yan. Nakukuha ko yung mga products for free. Tapos ko lang siya. So, wala lang. Nakakatuwa lang yung Hindi na ako bumibili ng mga damit ko actually. Kasi karamihan ng mga suit ko, actually ito. Artista. Wow, feeling artista talaga. Ganun pala maging artista. No? Anyway, sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Apat lang yata or lima lang. Konti lang to, huwag kayo mag-alala. Princess Edmund, watching from Maryland, got here last year 2023. Just graduated high school. How did you decide po sa current house nyo? Like, surrounding, cost of living, etc., etc. Fully paid 13 Pro Max na po ba? Or paying mortgage? Mortgage. Just discovered your channel recently. Super nakaka-enjoy. Thank you naman, Princess Ed. Prince Edmund. Yan. So, hello sa mga taga-Maryland na ating mga kababayan. Hello. How did you decide po sa current house nyo? Nung bago kami bumili ng bahay, or bago kayo bumili ng bahay, syempre, i-consider nyo pinaka-location ng bahay na gusto nyo, tapos sa kayo nag-work. Pero yung thinking kasi namin dati, bakit natin ibabase yung location ng bahay natin sa work natin? Bakit forever ba tayong dun sa work na yun? I mean, hindi ko sinasabi mag-job hop ka. Ang sinasabi ko lang, na tumira kayo sa lugar na gusto nyo, na within, yung hindi siya kasing sobrang layo sa work. Parang ganun. Kasi, what if, hindi mo rin masabi, what if next month, umalis ka pala sa work mo, tapos bumili ka ng bahay dun sa lugar na hindi mo naman pala masyadong bet yung location dahil malapit lang sa work. You know what I'm saying? Ganun. So, bumili kayo ng bahay na kumbaga i-weigh nyo yung pros and cons nyo. Like, bakit nyo doon gusto bumili ng bahay? Kasi baka na doon friends nyo na medyo malayo sa work, na hindi naman sobrang layo sa work. Alam mo yun, parang reasonable yung commute. So, yung ganun. Pero kami, ang pinaka-consider talaga namin is yung school district. Wow, ganun. Yung school district ng mga bata. Kasi kapag maganda yung school district, kung maganda yung school district nung pinaka-neighborhood or nung location, medyo maganda. Feeling ko ha, kasi yun yung natutunan lang din namin tips sa mga bumili na ng bahay din. Or sa mga relatives namin or sa friends, ganyan. Consider nyo yung crime rate, yung kung merong mga malapit na hospital, yung mga ganun. Kung may malapit na hospital, malapit ba siya sa mga supermarket, yung mga ganyan. Tapos tinignan din namin gano'ng kalayo sa simbahan. So, yun. Yun nga, school district, crime rate. So, yun. Yun yung mga i-consider mo talaga. Tapos kami, hindi rin kami kasi sobrang layo. Medyo malapit lang kami sa relatives ni Commander. So, maganda rin yun. Although, yung sa work ko medyo malayo. Pero gano'n naman talaga eh. Kahit yung mga ka-office mates ko, co-workers ko, malalayo rin sila nakatira. So, dito naman sa Amerika, uso naman yung nakatira ka sa malayo, tapos malayo din may commute naman, ganyan. Laki nga ako sa Paranaque, tapos kinukommute ko yung papunta FEU sa Murayta sa Manila. So, easy lang yan, bro. Cost of living, so yun, na-cover ko na yun, di ba? Yung surrounding, ganyan. Fully paid 13 Pro Max. Fully paid? Hindi, syempre yun, yung parang naka-plan siya sa Globe, sa Smart. Hindi, sa ba dito, sa AT&T or sa Verizon, yung mga ganun, T-Mobile. So, paying mortgage, yeah. Paying mortgage. Sino ba makaka-afford ng fully paid na bahay dito? Wala akong kilalang ganun. Just discover your channel recently. So, yun. Thanks, Prince Edmund. Jinsen Cano, present! What? Arnold Booker, I'm back. Kamusta bro? Medyo tagal ko din hindi maka-message ha. Ewan ko ba sa napunta account ko. Anyway, kamusta ang bagong Amerikano dito sa America? Nux. I'm American citizen, bro. Oh my God! Wow! Wow! Ganun. Who you got for president this November election, bro? As always, Lods, ingat palagi and God bless. Di ko alam kung sasagutin ko yung tanong mo dito kasi. Basta. Bakit ikaw? Sino ba ibuboto mo?
Ganyan. Ay, wait. Si Design ka naman, di ba, Arnold Booker? Or kung hindi, sinong gusto mong manalo, yun na lang. So, ayan. Kamusta ang bago Amerikano dito sa Amerika? It feels right. Sorry. Sino ba ibaboto ko? Message mo ako. Sabi ko, sino yung ibaboto? Mahirap na. Sabi na naman. Ernesto Pogi, nag-research na ako ng mga bus station dito malapit sa amin sa Yorkville para mag-bus na lang kami pag gusto namin mag-downtown. No hassle pa sa parking, true. Pero hindi naman lahat ng town dito sa ating southwest suburbs ng... I don't know, pero palagi kong binabanggit, diba, Ernesto, nakita mo naman sa mga recent vlogs. Merong bus station dito sa amin, like 10 or 12, to be exact, 12 minutes siya. From dito sa bahay, 12 minutes nasa may nandoon yung bus station sa amin, and then that bus takes me all the way sa downtown. So yun, tapos pagbaba ko ng bus, mga 1 or 2 blocks away, office ko na. So yun yung kagandahan ng location ko kasi merong commute. Although wala dito sa pinaka, hindi mo uso dito, guys, lalabas ako tapos kuha ka ng tricycle. Walang ganun dito, guys. So yun, Ernesto. Meron ba diyan sa inyo? I don't know. Wala yata, no. Pero I think meron ng in the works or pinaplano yata yung pag-construct ng train station dyan sa inyo. Nung Metra. Nung parang MRT, guys. So Yannix Opao Palermo, since US citizen ka na, Sir Vince, pwede ka na makavote dyan. Sino president mo sa darating na eleksyon? Ano ba, Yannix Opao Palermo? After tinatanong ako. Ang iboboto ko ay C! Subscribe! Ganon, subscribe muna. Wow, feeling. Kala mo naman. Basta, sino ba yung iboboto ko? Subscribe muna kayo. Na-receive ko na nga yung voting card ko eh. Wax, botante na talaga ako, guys. I know my rights. Ano ba? Nelo, 7001. Kuya Vince, most ng kakilala ko na CPA sa UK, Australia, Dubai, and Malta sila nakakuha ng work. Wala pa akong kakilala na nakakahanap sa US. Di ba talaga ganun ka in demand? Or at least hiring ng work dyan ng CPAs? Di mo alam. Ang dami kong kilalang CPA sa Pilipinas na nandito na ngayon. Nanonood din sila ng vlog na to. Ayun, dami ko na nakilala na, I mean, after sa akin dumating, after ko dumating dito, marami akong na-meet dito na mga CPA sila sa Pilipinas, tapos accountant sila dito. Tapos yung iba sa kanila, CPA na rin kasi pwede sila mag-take nga ng CPA licensure exam dito. So, CPA na rin sila dito. Yes, marami akong kakilala. So, hindi totoo na hindi in demand, although hindi mo naman sinabi dito, di ba? Ay, di ba talaga ganun ka in demand, or at least hiring ng work dyan ng CPAs? I think in demand din siya. CJ Kabigting. Hi Kuya Vince, iba talaga amoy dyan sa Amerika? Ang bango kasi lagi ng mga balikbayan box. Totoo, alam nyo ba, nung bata pa ako, pag nagpapadala yung tita namin ng balikbayan box, pag binubuksan namin yung yun nga yung kahon, wala, iba talaga yung amoy. Ano pag amoy mo, di ba, ng kahon, pag ano, wala, ang bango, may kakaiba, hindi siya amoy laundry. Basta, medyo yun yung, I think yun yung closest na amoy, pag bukas mo nung ganun, amoy, basta, may kakaiba siya amoy. Iniisip namin nung bata pa kami, nung mga pinsa ko, hala, ganun kaya yung hangin sa Pilipinas ulit. Hindi ganun yung hangin sa Pilipinas. Iniisip namin mga pinsan ko. Ganon din ba yung hangin sa Amerika? Kaya pagdating ko dito, guys, nung 2019, paglapag ng eroplano, pagbaba ko doon, inamoy ko yung hangin eh. Hindi naman ganon yung amoy. Pero yung mga bahay dito, ganon yun. I think, nasa carpet ba siya? Or yun nasa air freshener? Feeling ko ito yun eh. Not sponsored. Papakita ko sa inyo. Diba ready ako? Itong Febreze, not sponsored. Itong Febreze na to, pag inispray mo siya, ano siya, room spray siya. Siyempre, didikit siya sa mga curtains nyo. I don't know, sa damit. Sa ano, so kapag nagpapabalik bayan box yung mga kapamilya nyo sa Pilipinas, sa Amerika, papunta dyan sa Pilipinas, yung amoy, ganun yung amoy kasi siguro, syempre kami mga OFW, kami mga nandito sa Amerika, iniipon namin yung mga binibili namin para sa inyo, nakabukas lang yung kahon, syempre. So every time siguro mabango yung bahay, napupunta yung scent o yung odor nitong ano, ng mga room spray, which is, I think ito yun, ito talaga yun, pag promise. I don't know kung may ganito sa Pilipinas. Kaya nadadala yung amoy, lalo kapag pinakid yung tape na yan, di ba? Nadadala yung amoy nung bahay papunta niya sa Pilipinas. Natutunan kayo sa akin. Ba'y nalaglag pa yung cellphone ko, yun na ba yun? So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung meron ka mga tanong, anything about Buhay Amerika, comment down below. Again, nag-upload ako ng mga vlogs ko every Saturdays or Sundays. 12:00 PM Manila time, and sinasagot natin yung mga comments nyo. Kahit ano, Buhay Amerika, buhay, love, life, all love. Ganyan. Comment down below. Don't forget to like and share this video. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!